July 4, Monday, 1:41 PM. And sobrang excited ko kasi... finally, bibili na ako ng first ever car ko. Kasi, basta mamaya na yung story time. Pero, yun, bibili na ako ng sasakyan. Kaya sobrang excited ko. Tapos, papunta na kami ngayon para kunin yung sasakyan. And kasama ko... may kasama akong driver. So, ayun, kasama ko yung boyfriend ko. Samahan niya ako para kunin namin yung sasakyan. Tapos, mamaya, yun, hiwalay na kami ng sasakyan kasi nga, yun na yung inadrive ko. Kinakabahan nga ako. Sabi ko, sana huwag kaming dilimin sa NLEX para maliwanag pag-drive ko siya mamaya. Pero, ayun, sobrang excited ko na. hindi naman ito first exposure. Nakita ka na, di ba, na nag-bike. Tinanong ko siya, sabi ko, ipapakita ba kita sa vlog? Sabi ko sa kanya bago mag-start. Sabi niya, huwag na daw, nahiya daw siya. Oh, kumakaway pa. So, ayun, yun naman yung mangyayari ngayon. Kukunin yung sasakyan. Tapos wala, meron na akong mga nung una, kasi, okay game, story time na. Nung una kasi, mamahin ka ba? Wala tayo babae. Meron babae. Nandang naman. Tapos nung una kasi, parang sobrang random lang na nag-decide akong kumuha ng kasakyan. Syempre matagal ko nang gusto pero natatakot kasi ako. Parang syempre parang magiging committed ka kasi noon sa sasakyan na monthly may babayaran ka. So parang hesitant akong kumuha kasi nga parang feeling ko baka di ko kaya. Inaya lang ako ni ate na punta kami sa showroom, tingin kami ng mga sasakyan, ganyan. Kasi mag-SM kami nun. So yung mga nadaanan kaming showroom, lahat pinuntahan namin, tinignan namin yung mga sasakyan. Tapos yung isa namin pinuntahan na showroom, meron silang promo na parang naka 20,000 ba yun? Parang may 20,000 discount pag nag-apply ka nung araw na yon. May 20,000 discount sa down payment mo. So sabi ni ate doon na sa kung sino din yung nag yung agent ko sa Geely, sabi niya parang hindi ko naman daw kailangan mag-decide once na approve, parang may 1 month pa ako para mag-decide kung gusto kong ituloy yung car loan. So, ayun, din nag-apply ako ganyan. Tapos parang hindi na siya, nasang tagal bago magkaroon ng final decision. Tapos parang hindi na ako umasa. Akala ko hindi na ako na-approve. Tapos, nakita ko yung Geely. So, yun guys, SKL. Geely yung kukunin ko. Geely Coolray na SE, yung bago na lang labas ngayon. So, buti din, parang naging matagal yung approval ko. At least, naabutan ko pa yung SE, yung special edition nila. So, yun na nga, naming side kwento. Hindi na ako umasa na ma-approve kasi ang tagal. Tapos hanggang si ate, winner niya ng new work. Tapos hanggang sa nagulat ako, parang random day, biglang nag-text sa akin yung BPI na na-approve na daw yung car loan ko. Kaya ayun, nakakuha na ako ng... Bayarin din. Ayun. Kaya na akong bayarin. Pero sobrang saya ko naman. Kaya ayun, excited na ako. Tapos hindi alam, walang nakakaalam. Unang nakakaalam lang talaga si ate. Tapos kasama pa namin nun si Ace, tsaka si Jaylen. Tapos sinabi namin sa kanila na secret lang ganyan. Huwag nila sabihin kila mama kay tsaka kay papa. Tapos ngayon na kukunin ko na yung sasakyan, ang may alam lang si ate tsaka siya. Kasi kasama ko siya. Ay, pero wala. Pero ayun, hindi nila alam. So parang hindi ko nga alam kung paano sasabihin sa kanila na parang, oh, may nabili ako sasakyan. Parang ganun lang na random. Pero ayun, excited na ako sobra. Kagabi nga, hindi ako makatulog. Para mga magtutulog na. Kasi nakapikit na ako, pero iniisip ko na kung anong mangyayari ngayong araw. Ganun. So, yun lang. Isasama ko lang kayo para makuha yung... Saan na tayo? Nasa... Ha? NLEX. Nasa NLEX na kami. And then, sa Baliwag Geely kasi namin kukunin yung sasakyan. Yun. Babalikan ko kayo. Update ko kayo mamaya pag nandun na kami. Kasi mag-birthday si Jaylen. Tapos
sabi ko, August 1 yung birthday ni Jaylen. Tapos sabi niya, i-celebrate na lang. August 1 yung pasukan nila sa school. Sabi niya, i-celebrate nyo na lang ng Sunday, ganun. Tapos sabi ko, hindi pwede yun kasi maagang sineselebrate. Tapos tawa siya ng tawa kasi noon niya lang daw yung narinig na ganun na bawal yun kasi maaga yung isi-celebrate. Meron din ba kayong ganun yung mga may matatanda dyan? Di ba sabi nila? Di ba sabi nila? Parang kasi mag-birthday ako noon tapos parang may something ako ng September 8. So gusto nila September 3 ko yung celebrate yung birthday ko. Pero parang hindi, ayaw nila. Kaya parang, pero parang September 3 nga natuloy yung birthday ko. Pero basta may ganun. May ganung pamamanhikan. Pamahiin. Diba, yung mga may mga matatanda dyan, saka comment nga kayo din, para malaman yung totoo yung sinasabi ko. Akala nyo nag-iimbento ako. Pero totoo yun. Bawal daw yun. Kasi parang ang ano nila, parang bakit mo isa-celebrate ng maaga yung birthday mo? May mangyayari pa sa birthday mo. Sa Jilly Baliwag and iniintay lang namin pinaprocess lang yung documents ganyan, tas magbabayad na, so ayan na siya. Ayan na yung mga naka-display na, pero wala dyan kasi yung sa akin all white, pero yung mga nandito kasi ay two-tone, so hindi yan yung sa akin. Excited ako. Yung first car ko, na ako yung first owner. Diba, nagkaroon naman ako ng mga sasakyan, pero hindi ako yung first owner kasi madalas, second hand. Tapos, ito talaga yung ako yung first owner, tapos kung ano talaga yung gusto ko, ganyan. Tapos, ito kasi parang sobrang big step sa pagiging adult. Kasi nga, parang isa siyang magiging committed ako dito for 5 years. Kaya parang sobrang big step for me na process or itawid to. Kaya ayun, sobrang una syempre, papasalamat. Si ate talaga, siya kasi talaga ang nag-convince and nag-push sa akin na na-idlaban ko to, na i-push ko. Kasi nga, parang medyo mahina yung loob ko, natatakot. Hindi naman natatakot, parang syempre kasi ilang taon na ako, 25, I'm turning 26 this year. So parang 5 taon siya na babayaran ko. And then na-realize ko na parang, oo nga no, kung hindi ko siya sisimulan, kailan ko sisimulan? Kailan ako kukuha nung sasakyan na gusto ko? And then parang naisip ko rin kasi na nagkatrabaho ako. Tapos parang wala akong nakikita kung saan napupunta yung pera ko. Tapos yung pera ko, na syempre nauubos, kung saan ko binabayad, ganyan. So sabi ko, bakit hindi ko siya, para meron akong pinag-iipunan, and then para din mas
magiging matipid din ako sa mga iba kong gastos and magsisikap pa ako lalo kasi meron akong commit, meron akong kailangang bayaran, meron akong kailangang hulugan. Pero ayun, sobrang saya ko lang. Shout out to my boyfriend, kay Lawrence. Thank you kasi sinamahan niya ako ngayon. Hindi talaga siya pwede kasi bantay siya sa pwesto nila, pero sinamahan niya ako na kunin to, pinag-drive niya ako. Tapos dahil nga mamamasahe kami para at least ngayong pauwi, dalawa kami dito sa sasakyan, hindi kami magkahiwalay. Pero ayun, may pupuntahan din kasi siya after, so dun siya didiretso. Kaya, thanks love. Ang layo, oh my god. Wait lang. Park. Nakita niyo ba yung struggle? Kasi sobrang layo nung ginawa ko. So, natakot kasi akong idikit. Kaya, ayun. Sobrang layo. Hi guys! Sayan? Oh. Oh.